Alam niyo naman, kahapon si Pangulong Duterte ay nag-report po siya, 'di ba? Nag-report na naman siya sa taong bayan. At alam niyo, ang pinakagustong-gusto ko talaga kay Pangulong Duterte, hindi po siya yung presidenteng, alam mo 'yon, na kasi we had all the president na yung style na formal, tapos binubola ka, alam mo yung ganon, yung tapos basta lang maganda yung lingwahe mo. Sa madaling salita, wala akong nakikinig na presidente sa ganon, ay tao sa ganon, yung mga ganong klaseng presidente. Si Pangulong Duterte, ano lang siya, yung pag nagsalita siya, galing talaga sa puso, yung kanyang sinasabi, yung katotohanan lang, hindi niya dinadagdagan, hindi niya binabawasan. Pag sinasabi niyang, ito ang lagay ng bansa natin, ito ang problema natin. Diba kahapon nga, ang sinabi niya medyo nagkakaproblema sa vaccine, I mean sa pagdating ng vaccine, pinaliwanag po natin niyang kahapon. Si Pangulong Duterte naman, hindi niya yan pagagandahin at sasabi niya, oh relax kayo, we have... Kasi kung ordinaryong presidente lang yung style trapo, ang sasabihin niya you know, everything would be alright, parating na po ang ating vaccine. In English pa ha, the vaccine has been ordered and you know, it will be coming and we have going to have a beautiful summer and ganyan-ganyan. Hindi ho gano'n si presidente. Diretso si presidente kung ano yung totoo, yun ang nire-report niya sa tao. Kaya gustong-gusto ko siya. Siguro kayo, gayon din ang dahilan kung bakit nyo nagustuhan siya. Kasi nga, so sinasabi niya, ito ang nangyayari, may problema tayo sa vaccine, hindi pa dumarating yung mga order, nagkakaproblema pa ho. So sabi niya, ingat ho tayo, bakit to? Kasi itong totoo, marami pa hong mamamatay. Sabi ko nung sinabi niya yon, actually, kung ako yung political adviser ni Presidente Duterte, sasabihin ko, Mr. President, huwag mo sasabihin marami pa mamamatay. Medyo ano yun, hindi maganda para sa inyong karir, yung image nyo. Kaya lang, kung meron man si presidenteng alam kong sigurado ko, hindi ho yan nagpapakyut pa. Hindi niya na iniisip yung image niya. Basta siya sasabihin niya, ito yung namamatay everyday. May 100 na namamatay sa COVID everyday. Marami pang mamamatay, kaya importante na mag-ingat tayo. Yun ang gusto ko sa Pangulo Rina Constantino, batas number 5, bawal ang Chris Aquino. Ay, correct. Gusto ko bawal ang Alessandra. Ay, bawal pa, Saltik pala yun. Ay, nako. Linda Zulueta, maraming salamat. At dahil nga doon, syempre, si Pangulong Duterte, pag nagsalita, hindi niya itinatago. At the same time, sinasabi niya, ito ang mabuti. Kita mo naman, ha? Ang ganda nung, alam mo, sabi ko nga, ito talagang si Presidente ang merong leadership skill. Alam niyo kung bakit? Nung nag-report, kasi kung iisipin niyo, ha, si Pangulong Duterte at saka si Sec. Art, hindi naman nuyan bago naging Pangulo si Presidente, bago namang naging Secretary si Art. Sabihin, bago nila maging boss si Dito Gadi, si Pangulo, magkaibigan sila. So sigurado kung tawagan yan, Rodi, baka mayor lang, Art, ganyan ang tawagan yan. Pero nung nakita mong nag-report si Sec. Art, pinakita niya, Mayor, President, ito ang ginagawa natin, kahit may COVID, tuloy-tuloy ang build. Di ba ang ganda ho nung klaseng ganung reporting ni Tugade? At ang response naman ni Pangulong Duterte, inassure niya yung tao, that we have bright people. Kaya lang gusto ko magtaas ng kamay. Mr. President, except Duque and Domingo, mga animal yung mga yan. Gusto ko sana magtaas ng ganun. Joke lang. Sabi ko talaga, sabi ni Pangulong Duterte, tulad ni Tugade, kitang-kita mo yung leadership sa kanya na pag may magandang nagawa ang kanyang mga sekretary, talaga naman pinupuri niya. Diba? At dahil nga dyan, yung mga pawok, yung mga wokininam, tsaka yung mga dilawan, meron na naman silang pautuot. Aside from, kasi ito mga to, sobrang kulang silang sa pansin. So nagpapapansin sila sa Twitter.
walang nangyayari. Nakailang beses na silang Duterte resign, ganyan-ganyan, Duterte, palpak. Nakailang ganyan na sila, nasaan ng Pangulo. Wala namang pumapansin sa kanila. Kaya ho nagpa-trending sila, nagpa-signature-signature campaign sila, kuno na resign Duterte. Ay, ano ba yan? Ayan o, nagpa-signature sila. Ang dito mo maiintindihan na ang media talaga, ang trabaho nila, palakihin yung mga maliliit na bagay. Isipin mo ah, ilang milyong Pilipino? Billion nga eh, siguro eh, di ba? Ilan bang billion? Hindi ako sure eh. Pero sa tingin ko na, sa billion na tayo eh, di ba? Ilan, gaano tayo kadami? May 500 lang na bitter, o siguro yung mga nawalan ng trabaho sa gobyerno, nag-sign, na-resign, binalita na kagad ng Inquirer. Tingnan mo nga naman ang hinayupak na Inquirer, eh, no? Talagang napaka-animal din. Iha-hype mo yung 500? Okay ka lang? Okay ka lang? Inquirer, ano kayo? Patanga-tanga? Yung 500 ninyo, eh yung 1,000 likes ko nga eh. Kulir lang pa kayo sa 500. Ano ba yun? Sige nga, ibalita mo nga ito. Ha? 1,132 ang nag-like kay Banat Bay. Gusto nila si Banat Bay. Ganon? Paki-explain nga, Inquirer. Hindi, di ba ako naiinis ako eh. Isipin mo yung mabuti to ah. 500. 500 hinighlight nila. Oh. Ngayon, dumami na, 1,000 na. Bakit to? Hinighlight nila eh. Pero yung initial niya, sa isang araw, 500. Sabi ko nga, wala pang isang oras. Hindi ko, eto ha, hindi ako nagyayabang ha. Pero, dito nga, may 1,100 likes na kaagad. Wala pang isang oras. Inquirer, ibalita nyo nga. May 1,000 may gusto sa programa ni Banat Bay. Sige nga, Inquirer. Ang gago nyo rin eh, no? Hindi, di ba ho? Sa bagay, kung sa programa nga ni Robredo, 200 lang ang nanonood. Malaking bagay ni 500. Ang sakit nyo sa bangs, Inquirer. At ano na yan, na newsworthy na yan sa inyo. O baka naman may pamirienda yan, yung totoo. Baka may pamiriendang brown envelope yan. May pa-press release. Diba? Paki-report din. Every night may nanonood na 2,000 mahigit kay Banat Bay. I-report nyo nga yun. Diba napaka-animal ninyo? Para sabihin ninyo na worst newsworthy yung 500. Oh, ngayon hinighlight nyo. Kaya tuloy yung mga tao na ganyan-ganyan, nag-sign-sign. Hindi ho ba kayo nahihiya niyan? Ang dating ganyan, Inquirer, eh tool kayo ng 500 tao. Ah, sa halagang magkano ho ba? Hindi, sa totoo lang ho, magkano ho? Tinatanong ko ho para magpapa-press release ako sa inyo. Crystal V, salamat po. Inquirer, nananawagan ako sa editor ng Inquirer, sa publisher ng Inquirer. Magkano ho ba sa halagang magpapa-press release ako? May 1,200 na may gusto kay Banat Bay. Ganon. Tapos ilagay mo dyan, may gusto, may 1,200 may gusto kay Banat Bay. Pwede siyang tumakbong senador. Ganyan naman kayo ka-OA eh. Sa halagang magkano ho ba, Inquirer? Pakita, anong, de, sabihin nyo lang ho sa akin, ayan ang email ko, banatbayofficial@gmail.com. Willing to pay. Ah, kahit 20,000. Basta ang importante, like a gems yun, ha? Alam mo naman tayo, hanggang like ka lang tayo. Wala ho tayong ganung kahalagang pera sa bulsa. Like ka lang.
Grabe, ang sarap-sarap po ng Laika. Kaya kayo mag-Laika na kayo, ha? Sipin mo, araw-araw kumakain ako, nagte-take out pa ako ng libre. Oh, hindi katulad nitong mga ganito. Sasample lang ko kayo, ha, yung mga GC-GC na ganyan. Minsan may nakasulat siyang bawal ang take out. Sa Laika pwede. Oh, di ba bongga? Bongga! Ay, excuse me, hindi ako sponsor ng Laika, ha. Hindi ako binabayaran ng Laika. Yung pag-post-post ko doon, yun ang ano doon, yun yung may katumbas. Ha? At hindi din po yung scam. Bakit? Wala ka na may lalabas na pera doon. Ha? O, sabi ni, ano, ni Russian yan, baka 500,000 yun. Ano 500,000? Ah, hindi, 500 lang mo talaga yan. Kasi 500 individuals, oh. Talagang wala lang ako talagang kwenta ang inquirer. Ano yan eh? Sa totoo lang, sabi nga nila, yung inquirer daw, pambalot ng tinapa. Sabi ko hindi ah. Naiinsulto ang tinapa sa gagawin mong pambalot ang inquirer. Ang dumi ng inquirer. Pabalot mo ng tinapa. Ang inquirer, pampuluto ng tae ng pusa yan. Hindi ng tae ng aso, ha. Yung tae ng aso, malinis pa eh. Kung i-compare mo sa tae ng pusa na ang baho-baho, yan talagang inquirer. Hindi deserve ng tae ng aso ang inquirer. Tao ng... tae ng pusa yan, pwede, kasi mabaho sila eh. Hindi, baka naman, malay lang natin, ha. Malay lang naman natin. Eh dahil hindi napapansin yung tweet-tweet nila na resign Duterte, resign Duterte, yung mga ganyan-ganyan nila, hindi napapansin yun na sa anang Pangulo. Para walang nakakapansin sa kanila. So ayan, siguro pag minidya natin ito, baka mapansin. Kesa na napansin, ito ha, kesa na napansin, lalo tuloy silang pinagtawanan. Isipin mo, ang intensyon nitong mga woke ni Nam at saka itong mga terorista, ito ha, ang kanilang purpose, kaya nila pinamidya yan, ha, ay dahil sa gusto nilang mapansin. Nung minidya, lalo tuloy silang pinagtawanan ng netizen. 500 lang, ipapamidya nyo pa? Ang baduy nyo naman? Sino kayo, si Alessandra De Rossi? Ganon? Parat bay naman. Huwag mo na ano yung si Alessandra, umiiyak na nga. Grace Life in USA, dapat binalita. Banat bay, 500,000 na ang subscriber. Oh, hanggang ngayon, wala pa rin yung plaka ko. Eh ganun ba? Bakit hindi nagbibigay ng ganun? Diba? O next tayo, wala nang kwenta itong inquirer pag-usapan. Totoo lang ko ha, wala ko talagang wala akong kwenta talagang itong inquirer. Mas masarap pa ang tumae kesa sa basahin ng dyaryo nila. Oh, at least pagka tumae ka, kasi sarap, di ba? Pag binasa mo inquirer, 500, ibabalita mo. Ano ka? Gago? Ay, nako. Ibang ko ba? Next.